You are what you eat, sabi nga ng kasabihan. At totoo ito, lalo na sa mga hayop. Kung minsan, ang pagiging makulay ng isang hayop, epekto ng lugar kung saan siya nakatira at kung ano ang kinakain niya. Sa malawang disyerto ito sa Abu Dhabi, walang mag-aakalang may hayop na pwedeng mabuhay dito. Pero isa ito sa napiling migratory path ng greater flamingos. Kapag narinig natin yung flamingo, unang papasok sa atin is yung pink birds, no? Big, tall. But sa totoo lang, hindi naman talaga sila kulay pink. They're mostly white, lalo na kapag bagong panganak sila. As they grow older, doon nagsisimulang maging pink ang kanilang balahibo, binti, ang kanilang katawan, no? Yung pagbabago ng kulay ng flamingo is actually a side effect of their diet. So their food contains a red pigment called carotenoid. Ito yung nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang katawan, kaya ito nagbabago. Ang kanilang diet contains brine shrimp and algae na karaniwang makikita sa wetland kung saan sila nakatira. Kaya naman hindi magandang senyales para sa isang flamingo na lumaking kulay puti dahil nangangahulugan ito na hindi sapat ang nakukuha niyang pagkain. So if you're a juvenile flamingo, okay lang daw na kulay brown yung feathers mo. As you grow older, especially if you're a female flamingo at hindi kulay pink ang iyong feathers, you're in trouble. Ang puting kulay ay indikasyon ng hindi pa handa ang isang babaeng flamingo para maghanap ng kapareha. Usually, yung mga flamingo na white, sila yung mga flamingos na nangitlog na at nagkaroon na ng mga hatchlings. In the process, habang pinapakain nila yung hatchlings nila, doon napupunta yung mostly yung kanilang food, no? So yung kulay that they're supposed to have, the pinkish color, that pigment, nagfe-fade. So minsan hindi sila nakaka-recover dito. Matagal na panahon ang kailangan para makabawi ang isang babaeng flamingo. Kaya naman sa mga susunod na courtship dances o pagliligawan, hindi muna siya pwedeng sumali. Kapag nagmamigrate yung mga flamingo from the area kung saan sila nagaling papunta doon sa kanilang pupuntahan, hindi nila alam kung gaano kadami yung food na madadatnan nila doon. Considering na napakarami nga nila, no? So talagang maghahati-hati pa sila kung ano yung available na pagkain na madadatnan nila doon sa isang lugar. Sa mundo ng mga langgam, mahalaga ang kulay para malaman ang pagkakaiba ng bawat species. Hindi kasi sila pwede maghati sa iisang teritoryo. Kapag magsasalpukan ang isang mas malaking langgam sa maliit na langgam, talo syempre ang maliit na langgam, no? Pero kung mas madami naman yung langgam na maliliit, talo nila yung nag-iisang malaking langgam. Pero paano kung ang langgam kayang magbago ng kulay? Depende sa kinakain nito. Tulad ng mga ghost ants. Yung mga ghost ants, no, they're very interesting insects. Kasi halo yung katawan nila, kaya nga sila tinawag na ghost. Yung kulay nila for a period of time, nagbabago at nakadepende sa kung anong kulay ng pagkain na kainin nila. Doon yung kalahati ng katawan, nakikita mo, while they're digesting the food, the color changes as well based on the color of what they just ate. Sa lakas ng pangamoy ng mga ghost ants, kaya niyang malaman ang lokasyon ng pagkain mula sa layong 100 meters. Isa pang interesting trait nitong mga ghost ants, kung ano yung kainin nila, pinamamahagi nila yon doon sa kasama nila. No? Kaya you will see the color of the group will change based on the available diet that they have. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.